Unang banat para kay Sir Raffy Tulfo. Wala nang intro-intro. Naalala nyo pa ba ang sinasabi nito? Ang sabi niya ngayon na nasa Senado na ako. Mas marami na akong matulungan na mga Pilipino. Los-los, hindi mo nga ako natulungan na nasa harap mo na ako? Tapos mangangarap ka na tulungan ang lahat ng tao? Inihalal ka namin para sa amin ay magsilbi. Hindi para ituring ka ng staff mo na isang hari. Tulad ng no foot rag, no entry. Pero kahit tinanggal ko na ang chinilas ko, hindi pa rin pwede. Ang mga kababayan ko'y walang busis at palaging inaapi. Oo, vlogger ako pero ibinababa ko na ang aking sarili. Pumasok ako sa Senado para matulungan ng buong Masbate. Dahil kung walang pagmamalasakit, hindi ako magiging importante. Gusto ko lang naman sana magpa-schedule sa RTIE. Pero hindi nyo pinansin kasi halatang pakitang tao lang kayo dumiskarte. Wala akong pakialam kung sa opisina nyo meron kayong policy. Hindi yan batas ng Pilipinas para hindi kayo makapagbigay ng courtesy. Gusto mong baguhin ang Pilipinas, Sir Raffy? Please, baguhin mo muna ang iyong sarili. Oo, marami ka nang nagawa pero hindi ako bulag kaya wag mo na yan isali. Dati mo akong tagapagtanggol, ngayon sa prinsipyo tayo'y magkatunggali. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang magreklamo ay hindi tiwali. Ang lakas mo nga magreklamo kay BP kahit walang mali. Gumawa ka daw ng batas, yan ang kanyang sinasabi. Pero nakipagdaldalan ka pa kasi naghahanap ka lang ng kakampi. Ang galing mo makipagsimpatsa sa mga pobre. Pero kapag sila na ang lumalapit sa iyo, sasabihin mo lang na busy. Oo, marami ka nang natulungan pero sila ang mga pinili. Kapag sikat, hindi ka nag-aatubili. Mas mabilis ka pa sa baho ng iyong kilikili. Huwag kang mag-alala, si Raffy, idol pa rin kita kasi ang galing mo makipagdebate. Kaya siguro mas bagay sa'yo kung doon ka na lang sa RTIE. Dahil kapag hindi mo tinulungan ang mga taga-Masbate, baka tayo pang dalawa ang magkumbate. Si Raffy, magpakatotoo ka sa iyong sarili. Ano ang gusto mo, posisyon o ang makatulong sa mga pobre? Kasi simula nung nasa Senado ka na, parang iniiwasan mo na kami. Ang tanong ko sa iyo ay napakasimple. Tutulong ka sa RTIE o gusto mo maging presidente? Kung ano ang gusto mo, wala akong pake. Sana lang kung manalo ka, wag mo na gawin ang ginawa mo sa akin dati. Pikunin ka pa naman tapos hindi mo kami pakikinggan, idi mas lalo kaming maaapi. Ano ang sabi mo nung halalan? Ngayon na senador na ako, mas marami na akong matutulungan. At ang sabi ko naman, kasinungalingan! Naghintay ako sa iyo sa Senado at ako ay nagutuman. Kasama mo na ako sa iyong tanggapan. Porki ba may policy na bawal kang lapitan? Ano ka, hari? Hindi pwedeng pakiusapan. Manalo ka lang, ang nagpapasahod sa iyo ay iyon ang kakalimutan. Si Raffy, kung pipila sa TV5, okay lang na matagalan. Kung problema ng pamilya ang pag-uusapan. Pero tulad namin na kami ay tinatakasan. Gusto namin na tulungan mo kami na imbestigahan. Para malaman namin ang scammer kung nasaan. Dahil kung nasa Pilipinas lang yan, mahuhuli ka agad natin yan sa tulong ng ating mga kababayan. At MLC, Convention Provision, domicile refers to the home address. Umaga pa ako naghintay sa Senado, naabutan ako ng hating gabi, walang kain, ayaw ko lumabas kasi bawal na ako makapasok. Tiniis ko ang gutom at pagod para matulungan ko lang ang kababayan ko at pagpasok ni Raffy Tulfo sa opisina, sinundan ko siya pero di ako pinayagan ng staff niya na makiusap sa kanya.
Ang sabi busy daw si Raffy Tulfo, pero ang totoo, nakipagkamayan lang ito pagkatapos maipasa ang batas na seafarers. Gusto ko lang sana ibigay number ko para magpa-schedule sa RTIA. Pinilit ko ang staff, sabi ko saglit lang, pero wala talagang puso.